A few months ago, I applied for a job and successfully landed an offer. I was able to capture everything that was asked of me during my final interview. So today, I will share with you everything that was asked of me during my final interview for you to have an idea of what are the common questions asked in an actual final interview. Hi there! Story time tayo ngayon. Ikukwento ko sa inyo ang mga tinanong sa akin nung final interview ko sa current company ko. Gusto ko lang i-share sa inyo itong mga questions na to dahil makatutulong to sa inyo kapag kayo naman ang magpa-final interview. Kasi halos lahat ng mga tinanong sa akin dito ay na-experience ko din sa mga final interviews ko previously. Pero may mga ilang tanong talaga na nabigla ako. Actually, kahit yung pinakaunang tanong pa lang sa akin ay nabigla na ako. Akala ko talaga hindi na ako makasasagot that time. Ang nangyari po is that merong 7 to 8 people sa Google Meet, yun yung platform na ginamit namin sa interview na yun. Tapos, lahat sila ay supervisors and managers. Tapos, ako lang yung nag-iisang final interview that time. So, napaka-special ko that time. Anyway, ang nagtanong po sa akin ay 4 katao, 3 supervisors at 1 manager. Umabot yung interview ng more than 1 hour. And guess what? Namatay yung laptop ko. Kasi may charge naman yung laptop ko that time. Nasa 70 or 80% yung charge niya. Pero hindi ko in-expect na ganun katagal yung interview. First time ko magkaroon ng final interview na ganun katagal. Kasi back then sa VXI, di ba nga, 7 questions lang ang tinanong sa akin. At 5 minutes lang yata ay tapos na yung final interview. Pero dito, iba. Iisa-isay natin lahat ng tanong. Good thing na record ko yung mga sagot ko sa interview na yun. Bale, merong tinanong sa akin na 40 plus questions. First 10 questions na lang muna yung pag-uusapan natin at ibibigay ko. Siyempre, magbibigay ako ng experience ko, ng sinagot ko. Of course, tips ko sa inyo. Siyempre, yung mga bagay din na dapat ginawa ko ng tama pero parang nasyunga ako sa mga part na yun. Ito siya, sinulat ko talaga yung mga questions. Yung unang tinanong sa akin ay, tell me something about yourself that's not on your resume. So, sa last video ko, nilagay ko yun doon kasi yun na nga, tinanong sa akin to nung final interview ko. At alam mo yun, hindi ko in-expect na ito yung itatanong sa akin kasi in-expect kong itatanong sa akin is, tell me something about yourself. Para kasing nakikita nila yung resume ko, nasa harapan nila yung resume ko, tapos sinatanong nila ako, tell me something about yourself that's not on your resume. Ang purpose pala ng tanong na ito is para makilala ka nila on a personal level. Kasi diba, yung nilalagay natin sa resume natin ay mga professional journey natin, work experience, skills, things like that. Pero pagdating sa personal level, hindi. Kaya wala talaga akong naisip noon. So parang red flag yung naisip kong isagot. So ang naisip ko na lang isagot ay apart from nag-work ako sa call center, umabot na yung 3.5 years or 3 years and 1 month, eh isa din po akong small content creator at meron din kaming online shop. Yun yung sinabi ko. At dahil doon, sobrang dami nilang tinanong under that category. Kaya yung mabibigay kong tip sa inyo is that kapag tinanong kayo ng ganitong tanong, ang sabihin nyo na lang is yung bagay talaga na ginagawa ninyo or ikaw as a person, much better kung yung sasabihin mo ay related sa ina-applyan mong trabaho. For example, mahilig kang manood ng English movies, things like that. Ako kasi parang hindi naman siya related sa ina-applyan ko. Question number 2 na tayo. Sabi niya, why did you look for a job despite being a YouTuber? Yung sinagot ko na lang dito is nagpaka-honest ako syempre. Sinabi ko na tinitreat ko kasi ang YouTube hindi as parang full-time kong trabaho. Tinitreat ko lang siya as like hobby or part-time ko lang siyang ginagawa. And at the same time, hindi naman ako kagaya ng ibang, you know, content creators na may millions na subscribers at nag-earn ng millions or thousands and thousands of pesos on a monthly basis. Ako lang naman eh, small content creator lang naman tayo at hindi naman ganun kadami yung views na natatanggap natin, ganun. Tapos, in-add ko rin na isa akong breadwinner kaya kailangan talaga, apart from YouTube, ay naroon din akong extra side income like yung Shopee at the same time yung YouTube. So, ikaw, kung tatanungin ka nito, halimbawa, tinanong ka na, tell me something about yourself that's not on your resume, mapapaisip ka talaga, di ba? Kasi parang nilagay mo na lahat. Sinabi mo na lahat. So, sabihin mo na lang yung mga hobbies mo, interests mo, at yung mga bagay na ini-enjoy mo outside work. Tapos, kapag nag-follow-up question, then sagutin mo na lang din as honestly as you can. I was asked kung pang ilan daw ba akong sa magkakapatid. Kasi bakit daw ako breadwinner? Ako daw ba ay panganay? Sinabi ko naman na
middle child ako, ibig sabihin, pangalawa ko sa tatlong magkakapatid. So, sabi ko, meron akong sister at meron din akong younger brother. Ganun, parang basic na questions lang. Parang getting to know each other na stage pa lang. Pero sa mga later na part, sana mag-stay tuned kayo. Babanggitin ko kung ano pa yung mga yun. I was asked then kung nakatira ba ako sa parents ko. So sinabi ko na yung parents ko ay parehas nasa probinsya at kami ng mga kapatid ko yung nandito sa Manila. So honest lang talaga ako. Naging honest lang ako all throughout the journey. Kasi bakit pa ako magsisinungaling? Malalaman lang din nila, di ba? So, there. Sinabi ko rin pala na isa akong civil service exam passer. So, tinanong din ako, bilang isang civil service exam passer at bilang isang graduate ng civil engineering, bakit daw ako nag-apply sa BPO? Sinabi ko kasi sa kanila na fresh graduate ako nung nag-work ako sa BPO. As in, 2 weeks pa lang after graduation, ay nag-apply na talaga ako sa BPO. Kasi desperate ako magkaroon ng trabaho at that time kasi kailangan ko talaga magtrabaho. Hindi naman ako kagaya ng ibang estudyante na after graduation, ay nag-take sila ng board exam, nag-enroll sila sa review center. So, sabi ko, in my case, it was a different story kasi nga breadwinner ako, I need to find a job as quickly as possible. At, syempre, kapag civil engineering student ka na wala ka pang license at wala ka pang experience, suntok sa buwan or siguro months, if not 1 year ka bago magkaroon ng trabaho as site engineer or project engineer. Kaya, yun yung sinabi ko. So, sabi naman sa akin, fair enough, breadwinner din ako, so gets kita. Actually, sinabi niyo pa nga sa akin, so nagpapadala ka rin sa parents mo and things like that. So, sabi ko, yes. So, parang may connection kami between the interviewer and myself. So, you can do that as well. Like, build connection with your interviewer. Number 6 na tinanong sa akin ay ang aking previous experience. Sabi ko nga sa inyo, parang nakatingin talaga sila sa resume ko at that time. Sabi sa akin, after mong pumasok sa Concentrix as a call center agent for 8 months, nag-quit ka, tapos nagkaroon ka ng work by February. Sabi ko, yes, nagkaroon ako ng work. Tapos sabi niya, sa Avesco. Sabi niya, I assume itong Avesco ay isang engineering company. Sabi ko naman, yes, nag-work ako sa Avesco, pero hindi siya engineering company, kundi isang marketing company sa akong sales engineer doon. Kaso nga, diba, February 2020 ako na-hire doon, tapos March 2020 naman, nagkaroon ng pandemic. So, yung pasok namin dati na 5 days a week, naging 2 days a week na lang siya. Tapos yung 2 days a week na yun na lang yung na may sahod kami. So imagine niyo na lang na sobrang tight ng budget, sobrang short or liit ng kinikita ko noon dahil 2 days na lang yung pasok, diba? So napilitan ako mag-resign. Siguro na curious sila bakit ang bilis ko lang doon sa work na yun. Sabi ko, hindi naman ako aalis doon ng basta-basta kung hindi dahil sa pandemic. Again, parang nakarelate din sila na, oo nga naman, kahit ako din naman, magre-resign ako kung sa 5 araw, 2 beses lang ako pasasahurin, di ba? Kasi yun lang naman ang pinaso ko. So, ayun, kung kayo makaka-experience kayo ng ganito, maging honest na lang din kayo as long as hindi nyo siniraan yung previous company. Pero watch out kasi may tinanong sa akin dito na parang siniraan ko yung previous company ko. Pero nagpaka-honest lang din naman talaga ako. Sa akin namang experience daw sa VXI, sa aking 3 years na experience sa VXI, ano daw ba yung nagustuhan ko sa company kasi inabot ako ng 3 years. So, of course, lahat ng positive na meron sa VXI ay binanggit ko. Sabi ko, bukod sa malapit yung VXI sa trabaho namin, fair naman yung pasahod sa amin. Tapos bukod doon sa pasahod, meron ding incentive dahil nagsisales nga kami. And at the same time, ginagamit ko rin yung referral bonuses, yung mga perks na ganyan, at saka yung mga hypes sa production floor namin na, for example, kapag naka-promoter ka, meron kang 100 pesos coming from your TL. Kapag nanalo ka sa mga raffle, meron kang iba't ibang prizes. So, in-include ko din yan. And of course, sinabi ko rin na apart from that, nagustuhan ko rin talaga yung management kasi mababait yung mga tao doon. Ganun. So, totoo naman din yun. And then, next na tinanong sa akin is, with your experience there, did you not consider stepping into the leadership role? So, di ba nga, kasi 3 years na ako doon, bakit daw ba hindi ako nag-apply as a team leader or as someone na promoted, ganyan. So, kwento ko doon na kinuha din naman ako na maging support and eventually maging TL. Pero 1 month lang ako naging support. Pag support ka, ikaw yung parang supervisor ng mga nesters or ng mga nagninesting. So, yung mga nagninesting, na habang nagtitake in call sila, ikaw yung tatanungan nila ng mga tanong, syempre, and at the same time, ikaw yung magpa-process ng mga bagay-bagay sa tools nila. Tapos kapag may supervisory call, then ikaw yung magtitake ng supervisory call. So at that time, okay naman sa akin, pero feeling ko lugi ako kasi minsan overtime or lagpas-lagpas na ng oras ay nag-work pa rin ako. And at the same time,
parang hindi ko siya na-enjoy or hindi ko lang siya bet, pero gustong-gusto ko yung mga natuturuan ko kasi yung mga yon ay nanonood sa videos ko. So tuwang-tuwa sila sa akin dahil nakita nila ako in person. Akala nila sa ibang company ako nag-work sa VXI pala. Yeah, naging honest lang din talaga ako sa kanila. Nagsabi ako kasi sa TL ko or sa team leader ko that time na TL, ibalik nyo na lang po ako sa pagiging agent. Tapos ipalit nyo na lang po itong ka-team ko na TL na ngayon kasi deserve niya talaga. Siguro nasa 5 to 8 years na siya sa company at that time yung nirecommend ko na pumalit sa position ko. So, siya nga yung pinalit. Tapos, naging TL na rin siya eventually. Sabi nila, sayang naman, bakit ka nag-quit doon? Pero, it's okay. I'm happy sa ginawa ko. And at least, naranasan ko, diba? Sinabihan ko lang din sila na wala pa akong enough na leadership skills at that time. Kaya feeling ko, hindi ko talaga tinig yung role. If you have something to change in that company, what would it be based on your experience? Girl, dito na talaga ako nahirapan kasi tinatanong ako kung ano daw ba yung bagay na pwede kong baguhin sa company na yun basis experience ko. So, sabi ko, first time ko na namang tanungin ng ganitong tanong. Sabi ko, talaga ba? Oh my gosh. So, napilitan ako. Sabi ko, kung meron man akong gustong baguhin sa company na yun basis sa mga na-experience ko is that yung policy nila. Pero alam ko na may possibility na maliit lang yung chance nila na mabago yon dahil nakadepende yon sa account na hinahandle namin. Pero pagdating naman sa leadership ko, sabi ko siguro may mga times lang na baka kailangan nilang magbago or i-treat ng mas kind or mas okay yung mga tauhan kasi may mga times na nagiging rude dahil sa mga certain issues na, di ba, mga bosses na sila, they're not supposed to let us listen to it, ng mga agents, pero parang napapagalitan pa yung boss ng mga mas pinaka-boss pa doon. So, yun lang naman yung sinabi ko. Tapos parang na-realize ko, sabi ko, hala, nagbibigay ako ng tips na do not badmouth your previous company. Tapos sabi ko, hala, bakit ko sinabi yun? Kaya alam nyo, yung tinanong na ako ng pangalawang nag-interview sa akin, how are you? Parang kamusta ka so far? Sabi ko, I'm doing great. It's just that I think I've been too honest. Sabi na, no, that's fine. Naging honest ka lang naman, di ba? Tsaka, tinanong lang naman kung ano yung mga areas for improvement. So, syempre, yung sasabihin mo talaga is something negative. Pero, binalik ko pa rin naman yun. Pero sabi ko, pero overall ka ko, the management is good. So, di ba? Binawi pa rin naman natin. So, I think okay na tayo dun. Did you experience it firsthand? Yung parang na-experience mo ba na ikaw yung pinapagalitan or parang pinapahiya sa harap ng mga tao? Sinabi ko na lang po na hindi. Hindi ko po yun naranasan. So, sabi niya, good for you. Ayun, eto pa. Tinanong sa akin yung career objectives ko. Kasi diba sa resume, nakalagay doon yung career objectives natin. So, ang haba-haba sabi niya. Diba may mga minention ka dito ang skills and experiences. Pwede mo bang elaborate kung ano yung mga skills and experiences na yun. So, ako naman, syempre, sinabi ko yung mga experiences ko, yung mga skills ko, yung mga awards na natanggap ko, and things like that. So, tingin ko, applicable tong mga to sa mga may tawag dito, meron na experience. Pero kung newbie ka, then you can skip this part. Although, siguro pwede mong i-share yung mga experience mo nung nag-aaral ka pa nung college. Number 10 na ba? Or number 11? Sige ko, 11 na. How was your relationship with your teammates or colleagues? Sabi niya sa akin, how was your relationship with your teammates and your colleagues? Sabi ko, okay naman. Sabi ko, friends pa rin kami sa Facebook from time to time. Nag-chat pa rin kami. Tapos may mga times na nagkikita-kita din naman kami. So sabi ko, hindi lang kami nakadevelop ng relationship or friendship sa work, kundi pati na rin outside work. So yun na lang muna yung i-share ko sa inyo. Siguro nasa 10 to 11 questions na yung na-share ko. So kung gusto nyo pang malaman yung iba pang tanong na tinanong sa akin, then go lang to next time. Bye!